Malates! Ito naman po, Malates, sa kay Opa, Kenyus, at authority dyan, siyempre, ang ating page ni Rose Garcia! Rose Garcia! Grabe, Miss Korea! Nagkabaw, nag-rhyme, no? Miss, sabi mo, Rose Garcia. One, two, three. Miss Korea! Ano ba yan? Anyway, mga upa, mga uni, mga nuna. Uni, nuna. Sayang. Annyeonghaseyo. Sayang po. So, ang ating mga K-News ngayong linggong ito, ang Girls' Generation. Alam mo, naaliw ako dito sa Girls' Gen. Ano, yung... Alam niyo ba kung kailan sila nagsimula? 2007 pa yata. Kung tama ako. Ah. Hindi matatanda na ito eh. Grabe naman siya sa matatanda. 2007, nag 10 years nung 17. Yes. 2023, 15 years! Oo. Oh. Ang mabata nagsimula niyan. Pero siyempre naman, medyo... Sila na nga yung mga senior na K-pop, no? Okay. At sila yung mga nag... Sabi ko nga sa inyo, sila ang nagpakilala sa K-pop. Sa buong mundo. Correct. Anyway, yan. Bakit? So, ano alam mo, bilib na bilib talaga ako sa grupo ng mga yan. Kumbaga, ang tagal na nila pero solid pa rin. So, nagkaroon ng concert si Thea. Si Thea nung... Kailan ba to? Nakalimutan ko na. Si Thea member dati? Or member pa rin siya. Nagkaroon siya ng solo. Okay. Solo concert. Ang title ng concert niya ay The Odd of Love sa Seoul Olympic Park. Alam niyo, punong-puno yan. As in. Mm-mm. So, eto na. Bago mag-perform si Taeyeon, itong si Yuna ang kanilang parang pinaka-leader or... Ate. No, hindi naman ate. Leader center. Tama, center ba si Yuna? Ano ibig sabihin ng leader center? Visual? Di ba leader din siya? Oo. Ah, si Taeyeon talaga. Ah, okay, okay. Ano ibig sabihin ng visual? Sino center nila? Si Mon Fernandez yata. Parang ano? Parang siya yung visual center. Ano, parang ganun. Parang basketball naman yan. May center, may off guard, ganun talaga yung mga guard. Group. Meron silang parang pang face. Sabihin nyo na maganda. Yung leader. Like sa... So siyang sang pang visual. Sabi nila. Okay. Si Yuna. So si Taeyeon daw ang leader. Tama. Okay. Yan galing po yan kay Jethro. Anyway, ayan nga. Itong si Yuna, nako... Bago mag-start yung concert, kuwari tinatawagan niya si Taeyeon na sabi niya Galingan mo ha? Taeyeon yun, Uni! you have to come quick! Your friends are waiting for you! This is not your first time holding a concert! What are you doing? Tapos si Soyang naman, binibidyo si Yuna. So, sa pinost niya sa Instagram niya, akala na lahat, totoo yun. Yung seryoso si Yuna. Mm. Pero yun pala, nagbibiro lang. So, parang after a minute, ayun na nga raw, umapir na si Taeyeon. Yun. Taeyeon, tama ba ako? Taeyeon. O yan. So, ang daming natuwa nung i-upload niya yung video. Kasi napaka-believable raw ng acting ni Yuna. Yan. So, anyway, yun nga, sabi ko nga. Ganun lang kaliit. Big deal sa kanila yung mga ganun. Ay, nako, totoo. Alam niyo at ang mga fanay. Yes. Alam niyo sa Korean news, lagi kong sinasabi yan kasi diba I write column ng Korean. Naghahanap sila ng mala. Saan ba yan mababasang column mo yan sa Korean na yan? Sa Abante Tonight. Abante Tonight. Ayaw nila ayaw sa Korea ng mga kagaya sa atin na yung sobrang issue-oriented, sobrang scoop na gano'n. Diyan, mas... positive, mas okay. Whereabouts yung mga nila. Na yan, diba? Yung mga pakyut na yan, ako kinikilig na yung mga fans. Na yes, okay. Totoo yan. Ayun. Nakakatuwa lang na since then hanggang ngayon, solid pa rin yung grupo nila. Si Jessica lang ang nawala dyan sa grupo ng SM. 2023 to ha, latest to ha. Yes, nung Saturday lang yata to. Okay. Yan. Okay. Tapos, follow up dyan, si Kwon Yuri, si Yuri, actually mas kilala bilang si Yuri, ay magkakaroon din ng fan meeting po dito sa Manila. When? Sa July na, sa New Frontier Theater. Oh. Ang title ng fan meeting niya ay Chapter 2. Chapter 2. At available na rin ang mga ticket. Gusto ko manood dyan, baka naman. Okay. Si Manong Chavit daw ang nagdala. O magdadala? Hindi ko sure. Okay lang naman. Kung si Manong Chavit. Hello, Manong Chavit. Kasi New Frontier. What's ako ngayon, Manong Chavit? Next.
next. Oh, ito. Ayun, si Moonbean. Oh, oh, Moonbean. Matay. Kaya alam niyo si Moon, baka Moonbean. Winner. Oh, of course. Oh, sino si Moonbean? Basta si Moonbean. Oh, sino mga kamariten? Oh. Inaano yan, di ba, Des? Oh, basta hindi ko matanda ng si pangalan. Matay. Oh, oh, ay, ang galing-galing talaga ni Din. Ano? Namatay yan. Oo, noong April 19. Yes. Member siya ng Astro. Ang kanilang agency, ang Fantagio, ay nag-announce na kasi nung when he passed away, nagkaroon ng parang memorial space dun sa mismong building ng Fantagio. Na? Sa memorial space kung saan pwedeng pumunta yung, yung mga fan, mag-offer ng flowers, ng notes, or food, ganon. Di ba ganon sa Korea, nag-offer ng food pag kahit na nag-pass away na. So, eh syempre 49 days lang talaga yon. I think nag-extend pa nga yun eh. Yung sa memorial space. Lang. Alam mo, napatanong din ako diyan eh. Eh hindi ko pa siya na-research kung 49 ba sa Korea yung or 40 days. Sa atin or baka nagkataon lang na 49. Oh. Anyway, nagre-request pa rin yung mga fans na sana daw mas mahaba pa yung memorial space, yung time. Oo. Siguro hindi pa rin kasi sila nakaka-move on. Ang hirap naman mag-move on talaga kung ikaw ay isang fan na nabigla ka na lang, nabigla siyang pumanaw at the age of 25. So, pinupadgay ng Fantagio. Anong mauli kinamatay ni Moonbin? There's a rumor na it's a suicide. O, trigger warning, mga kamariter. Ayan. So, magkakaroon uli, iko-continue yung memorial space niya sa dati kasi sa may Sky Park, dun sa may building ng agency. So, ngayon, located na to sa Gukchong sa temple. Itong temple na to, medyo sa bundok, kumbaga. Gaano katagal yan, Rose? Well, hindi nila kasi sinabi kung... natapos na yung 49 yes, days. Baka another 49 days na naman. Baka mas matagal pa. Hindi nila sinabi kung hanggang kailan. Pero mag-start na siya ngayong June 7 na pwede nang puntahan doon. Yon. So, kasi yun talaga request ng mga fans at pinagbigyan din naman ng family ni Moonbin. So, ang may pakiusap lang ang Fantagio sa mga pupunta dito to please refrain from bringing food and flowers. Bakit? Kasi yung location ng temple, although si Moonbin ay hindi Buddhist, pero they allow it naman. Yung location kasi ng temple, yun nga, medyo bundok. Pero yung donation pwede. Ha? Yung donation. Wala naman sinabi. Ang nire-request ka lang nila kung gusto kahit note, mag-iiwan sila doon ng parang wall na pwede mag-post at kukunin daw nila yon, iaayos nila, something like that. So, kasi kaya hindi pwede yung food at saka mga flowers kasi mahihirapang i-preserve dahil nga medyo mountain to, maraming insect at saka syempre animals, mga... animals, etc. Ganon. Yun. So, yun lang po ang pakiusap. Pero ngayon, open po ulit at pwede nyo siyang dalawin doon sa kanya memorial space. Yes po. Okay. Yan. So, namatay siya noong April 19. Kaya kung titingnan nyo, ano pa lang? May 19, diba? Wala pang 2 months. Correct. Oh, so, natapos talaga yung 49 days. Next! Oo nga, correct. O yan. O eto, naku, pinagpupuyatan ko to. Kaya nga, excited na akong umuwi. Oh, kasi nasa finale episode na. Ang Dr. Romantic muna ay number one, top one most buzzworthy drama and actor. Si Anyo Shop ang number one at ang Dr. Romantic 3 ang number one drama. Okay. So, ang dati noon, Dr. Cha ang number one. Pero, napalitan at naungusan ng Dr. Romantic 3. Ang Dr. Romantic 3 ay mapapanood sa Disney Channel. Bata, ha? Oo, sana nga. Sa Netflix. Dati kasi sa Netflix yan. Ba't nilipat? Siyempre, depende kung ano yung makakabili. Hindi, nakakabili ng rights. Disney Channel, Disney Plus. Sorry po, magkaiba daw ang Disney Channel at Disney kasi Plus. Kasi Disney Channel, mga cartoons na bata. Yun eh. Kaya pala mega reaction ang bettable na pambata. So, Disney Plus po siya ngayon napapanood. Then, yun nga, sila yung nag-top 1. At tapos ang Dr. Cha na nagpinali episode na ay... ang taas ng rating niya dito sa finale episode. At number 2 naman siya sa most buzzworthy. Para silang nasa Disney Plus. No, ang Dr. Chai na mapanood sa
Netflix. Yan. Ayan, pinasubaybayan ko yan. Oo, guwapo. Oo, matatapos na. Yan. Oo. Ay, okay. Nakakaaliw yan. Promise. Mm. Panoorin nyo. Yan. So, ang Twice. Ito na. Nakita niyo ba yung, pakita nga yung picture. Twice, yeah. Ayan, Killing Me Good. Yan ang title ng kanyang, tsaka ang ganda ng ano. Album ba to or single sakyan, lang? Sakyan, diba? Hindi pa alam. Hindi pa alam kung show ito. Hindi yan show. Definitely music. Album. It's an album or it's a single. Malamang single yan. Eto na, syempre pala, pahulaan pa. Mm-mm. Nakaano pa lang yung kanyang kamay. Pero ang mga Marites o ang mga fans ng Twice ay meron ng idea at talagang parang binasa ko eh, majority ng hula talaga ay si Gio. Ayan. Si Gio kasi siya ang vocalist ng grupo. Kaya deserve naman niya na magkaroon ng single. Single, yes, or album. Nauna na kasing mabigyan nito si Nayon. Si Nayon kasi base sa chika sa akin ni Nicola. Ay, hindi, mali ako. Sorry po, hindi si Nicola. Si Yanni. Bayan, sorry, nalilito na. Para kayo ni June. Oo. Base sa chika ni Yanni, si Nayon kasi ang kumbaga pinaka uni. Tama ba? Uni ng grupo. Parang pinaka-senior. Ibig sabihin naman pinaka-senior sa kanilang lahat. Parang Japanese food. Uni. Hindi naman ushi yan. Ushi. Ayun na. So kailan ito i-release? It's in the market na ba? Spotify or hindi what? Hindi pa. Ano pa lang ngayong siya? August. Ngayong August pa siya i-release. Wow. Pero most likely bago pa i-release yan. Malalaman na kung sino yan. Naman! Kayo pa. Ang ganda, no? Pero, base nga sa mga comments, ako din tingin ko, si Gio yan. Ayan. Gio nga. Gio mo? Giant Twice. Gio? Gio? Ayan. Next! Next! Ayan. Ano na, next? Ito na naman kami sa pagkaka-arrange. Ayan. Ano, wala na? Again, si BTS Jungkook. So, si BTS Jungkook, ni-report natin last time na baka magpakat na siya ng hair. Ay, nagpakat na ng hair. Nagpakat na, pero kina niya mahaba pa rin, no? Tinutupad niya, sinabi niya na unti-unti. Para pagdating niya ng military, doon na. Doon na yung ano na siya. Talagang military cut na. Pero ano ang talagang chika sa kanya? Katulad ng chika sa Twice, excited na ngayon pa lang ang mga ARMY dahil magre-release ng kanyang single or solo album. Solo album si Jungkook. Siya yung pang-anim sa BTS member na magkakaroon na ng solo album. Album ha, hindi single. Album, yeah. At ang chika nga, yung B-side daw, may ganun pa ba? B at A at B? Yung tape noon, ano? English naman daw. English daw yung mga songs. Yan. Okay. So, sure na yan. Wala tuloy yung tatanong ko. Pag nag-release yan, sure na. I-release daw sa July 14. So, abangan nyo na mga ARMY, check yan, sold out na yan. Check, magbe-break yan ng record sa mga Billboard chart at saka sa mga pre-selling. Oh, diba? Sure yan. Ngayon pa lang, sobrang excited na sila. At ang pakiramdam ko rin, dahil may mga ganyan na, ang kasunod na niyan, military enlistment. Kasi yun. Unti-unti nga eh. Ang importante, nagpakat na siya. Yun na. Cut kaya siya sa totoong buhay. Correct. Anyway, ilan sa mga comment ha. Oh my f***! No. Pwede ba yun? Cut lang ang sinabi ko, ha? OMFG. OMFG Jungkook. I've been waiting forever for this. I hope it's true. My heart is racing. Mga ganyan. Nabaliw sila dun sa nung sinabi ko yung mismong meaning ng OMFG. Ayan na. Ayun na. Okay, so yan po ang ating mga K-News ngayong linggong ito. Alam na, dito lang sa Marites University. Anyong!